Hello, magandang araw mga guys. Tutuloy natin yung kasunod nung part 5 natin. So, ito na yung part 6. So, dito na tayo sa may ano, pagkapi ng mga reaction support from superstructure to substructure. Na word. Gayahin mo yan. Yan. Copy mo siya. Tapos, punta ka dito sa Start Editor. Saan? EX na ginawa natin eh. So, below that, doon mo i-paste. Yan. Save mo. Tapos, exit. Kung sisilipin mo dito, mayroon ka na yan. Pag i-click mo yan, ayun na, mayroon ka ng horizontal, upward, mayroon ka ng ano, mga moment. Ngayon, click mo lang siya lahat ulit. So, makikita mo anong kasunod, AX, ah, AG pala, so AG. Load keys detail, add mo yung AG. So, balik ka dito. AG naman. So, mapapansin mo, lahat AG yan. Dito ka magbabase. So, AG yan. Yan ang kopyahin mo ngayon. Copy mo. Paste mo ulit dito. Paste mo dyan. Save. Ang kasunod, DL. So, add mo DL. Did yun, tapos DL. So, dito guys, DL, meron tayong ano, meron tayong mga ano dito eh. Ang load natin sa slab dyan, pwede naman natin hindi na iloload. Pero since ano eh, assume lang tayo kasi baga mamaya may settlement. O kaya mag-shrink yung ground mo. Magka-crack yung flooring mo. Yung flooring mo naman nakapatong sa beam. Pero kung okay yung beam pero nag-shrink yung ano mo, yung lupa mo dun sa gitna. Bitak-bitak yung mga flooring mo. Kaya i-design natin yan. I-consider natin yan. For this purpose of tutorial na lang. Consider na lang natin yan na ano, suspended slab. Nasa inyo naman kung kayo nakakumpak naman ng maayos yung lupa, nasa inyo na yun. Pero dito sa tutorial na to, ano lang to eh, iloload na natin siya, i-consider natin as suspended slab. So, gagawa ako ng group dyan. I-group na pala akong nakahanda eh. So, mag-add na lang ako ng deadload. 4.49. Yan. Tapos, ano din, ang hollow block ko dyan, sa ano lang yun, external wall. Dito yun, guys. Dito lang. So, add ko na. Member load. Negative 10.26. So, dito yun, guys. Yan, dito lang. At yan. Tapos,
kalahati ng 10.6, mga 5. Negative 5. Dito naman yun sa harap. So yun lang yung load ko. So ano pang mga load? Yun lang lang assume ko. So kailangan ko did load. So dito i-check natin yan. Yan, puro na to did load. Copy ko yan. Paste ko dito kung saan may did load dito, ito yung huling load eh. Diyan ko ipipaste. Save. So ngayon natapos na tayo dyan, ano ba ang kasunod dito ulit? So did load yun, oh, live load pala ang kasunod. So click mo lang yung load cases detail. Huwag kang magkamali ng click dito. Load cases detail. Tapos live load. Sa live load mayroon tayong i-enter din. Add tayo floor load negative 1.9. So mayroon na yun. Check na lang din yung mga sign, baka mamaya positive ang na-enter natin, kailangan natin dyan negative. So live load wala na, slab lang naman yun. Wala na tayong mga ano, mga line load dyan. So hanapin mo yung live load. So copy mo dyan. Sa editor ulit. Dito. Floor load dito sa pinaka last. Paste. Then save. So kung i-click mo, i-check mo. Yan, yan lahat yan mga ano. So ang sunod sa live load is ano yun eh, rope live load. So rope live load na tayo. Highlight mo to. Rope live RL. Copy na to. Copy. So pagkatapos ng rope live load, yun sa wind load naman. So wind load add wind. So wind load along X direction. Tapos ang kasunod dyan is wind load along J direction. So unahin natin yung
Ito, when load X yan. Copy. So when load X dito tayo, huwag kang magkamali dun sa isa, sa X tayo. Yan. So pwede na rin, huwag nang isara yan. Minimize lang natin. Buksan na yung ito, when load G. Copy. Save. So natapos na tayo dyan. Saka natin ipasok yung auto load combination. Yun lang din kung anong ginamit natin. Yan lang. Pasok dyan. So wala na tayong drip. Ito lang eh, kasi design lang naman sa ano yan eh, Coulomb beams. So saka tayo mag-add ng perform analysis. Pagka-add ng perform analysis, saka natin i-run. So, sorry. Nakalimutan natin yung support. Wala pa tayong support. Mag-add mo na tayong support. Dito, ang i-assume kong support dito, guys, ay so, ito, pin. So, i-select ko lang yan. Tapos, assign. Saka ko na lang i-run ulit. So yun, okay na, may ano na tayo, may mga forces na tayo. So ito, pwede na itong i-design. Pwede mong i-design dito sa design ng concrete, pero limited lang ang ano ni STAAD kasi dyan. Doon tayo sa ano, sa RCDC. So save mo lang yan. Run natin ulit pala. So, kailangan nakarun, ha? Nakikita mo dito yan, eh. Saka mo i-save. Okay na yan. Substructure. So ang design natin is beam. 1.5 yung beam doon. So kailangan alam mo kung saan nakalocate yung beam. So ito yung beam natin. Beam ng ground floor. So settings, add tayo ng 21 megapascal. 275, add mo dito 40 mm lang, tapos 75 ductile, ito 16 to 20 mm. Okay na. Design auto dito. Basic load cases.
So, kung mapapansin mo, yun na yung, kasi ang in-input natin na combination doon, isa lang. So, yung mga naka-check, yan na yan. Okay mo na. Tapos, ayan. So, mayroon tayong nag-fill na isa. Pero, kapapansin mo, okay tayo sa share. Dito tayo sa ano, sa top reinforcement, sa left daw, top mid, top right. So, ibig sabihin lang yan, it's either lakihan mo ang size reinforcement. Pwede natin sabihin, so i-unlock natin. I-try natin yung lagay tayo dito ng 25mm. Nari lang ganyan. Design ulit. Okay na. Okay na siya. So, pag ganito eh, save mo lang. Save na siya. Lalagyan mo lang ng column design. Ay, column design. Beam design. Substructure. Yun, nakasave na yun. So, aralin na lang nyo guys yung pagkuha ng mga makukuha mo na yung mga ano dyan. Dami kang makukuhang mga details para doon sa AutoCAD. So, proceed tayo sa ano, sa column na lang. Sa column na natin yung ano. Design natin yung column. Two story. So dito tayo kulum. So yung mga kulum natin. Yun, okay na lahat. Okay na siya. Okay lang din, no? 0.8, 0.6. Oh, ayos lang. So, save na natin. Column design. Substructure. So dito sa slab, impulse load, yun yung ano, load ng slab natin minus sa self-weight niyan. Ang self-weight niyan. So ito yung 4.49 minus ditong 2.4. Kasi yun yung self-weight ng slab natin. So 4.49 minus 2.4. 2.09 lang. So 2.09 ilagay natin dito guys. Wala naman tayong opening eh.
2.09, Live Load 1.9, Antichrist natin is 100mm. So copy mo lang yan, pare-pareho na yan lahat. So yun, pwede na design parameters. So pwede natin dito add mo na tayo dito 21 275. So dito 21 yan, cover ng min reinforcement is 20mm, minimum thickness 100. So ang bakal natin dito is 10 to 12 mm lang sa slab. So buwan di bang bent up rebars or cartel rebars, nasa inyo, design. So yun, ito na yun. So ito yung slab natin, guys. So mayroon tayong mga bent up bars, so kasi yun ang pinili natin sa dun sa settings. So ito yung top bars, tapos sa center naman bottom bars na yan. Top bars, yung top bars na yan dito yan sa beam, o sa middle bottom bars. So yan ang detail niya. So save muna. Slab design. Yan, tapos yan. So kung ano-ano pang mga detail dito, slab section, yun. Dito mga BBS. So nandiyan yung mga putol. Ayan, no? So aralin na lang ninyo to, guys. Ito i-import na lang to sa AutoCAD eh. Tapos i-customize mo kung saan ang gusto mo na mapagkasya doon sa ano. Kailangan kasi hindi din mag-consume ng maraming pages sa drawing natin. So nasa sa inyo na yun kung paano nyo i-customize. Ito naman BBS. Reports will be deleted. Would you like to proceed? BBS settings yan. In plan detailing, ito general arrangement. Yan. Yung general arrangement, ito yung S1, S2, S3, S4. Tapos nandyan yung mga ano niya, description ng beam. B, kung ano yung B, makikita mo rin naman yan. So yun lang, hanggang dito lang tayo sa ating tutorial sa ano na to. Tapos na tayo sa ating structure, from substructure and superstructure. So sa sunod, guys, supporting naman tayo. So, thank you. Salamat sa panonood.